Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay kung paano mag-compress ng compress file to zip sa Windows 11. So pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So ano yung reason bakit natin kinocompress yung ating file sa zip? So isa sa reason ay ma-organize yung ating file. Halimbawa, meron kayong 100 of file or let's say 1 to 10 or 1 to 15. So dito sa long document example, meron kayong 1 to 3 dito na do o 1 to 15 na document, organize yan na nakalagay dito. Halimbawa, naglagay ka dyan ng number or kahit anong naglagay dyan, basta organize. So pag in-email nyo ay walang folder. Isa lang sila. Pag dinrag mo doon sa email, attachment, yung lahat ng document mo ay wala siyang folder. So, sa zip ay masisend mo siya ng organize. So, halimbawa, ito yung second document mo. Diyan sa loob din, pag binuksan mo, organize dyan yung file mo. Pero pag hindi naka-zip, ay, o sinend mo sa email, ay hindi rin siya organize. So, isa pa sa reason ay bababa yung storage or yung space ng yung file. Mako-compress nga siya. So, paano natin i-zip para ma-receive ni pag sisenda natin ng organize? So, i-right click natin and makikita natin dito yung compress to zip. So, if in case na is yan. So, pag zinip nyo, depende sa laki ng folder or document data na zinizip nyo. Kung GB yan, maaaring maghihintay kayo ng minutes. Pag mga 8 GB, baka abutin pa ng mga 10 minutes siguro or 15. So, be patient lang. So, pag wala siya dito, halimbawa, nag-ano kayo, if in case na wala siya dito sa option na to, i-try nyo yung more, baka nandito. Pero sa akin, dito ko siya makikita. Itong gamit na ako ng operating system ay Windows 11. So, ito na yung na-zip natin na pwede natin i-send sa ating client or sa receiver. So, i-copy ko lang. And i-paste ko siya sa aking desktop. Paste. And makikita natin yung ang different ng two folder na to ay yung isa ay may zipper icon. It means dito naka-zip. And ito ay hindi siya naka-zip. Ang paano natin siya i-unzip? So right-click natin and extract to all. So yan. And pwede natin i-browse kung saan natin i-extract. So, dito ko na lang i-extract sa tabi niya. And, again, kung malaking document ay maghihintay kayo ng medyo matagal, minutes. So, depende sa laki ng document. So, pwede nang i-right-click ito at saka dito sa show more para sure kayo na naka-zip file siya. Punta kayo dito sa properties. Makikita niyo dito yung extension file niya na zip. Kung makikita niyo dito ay RAR, ay kailangan niyo mag-download ng special tools like WinRAR na free naman sa internet. So hanggang dito lang and I hope may natutunan kayo sa short video na ito. Huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel. Have a good day sa inyo lahat.